Ah, pero ngayon, iba na eh. Ano ngayon ang paniwala? Ang paniwala ngayon ng mga ugok, mga kaibigan, eh kuano eh, kung sino yung gusto nilang paniwalaan. Kay mali yan, kay tama yan, kay magnanakaw yan, mandarambong yan, oh, eh basta gusto ko paniwalaan siya. Iyan ang ngayon. Iyan ang magpapalubog sa bansa natin eh. Ha? Mga kaibigan eh. Yan ang magbibigay ng oportunidad sa Incheck, sa China, para masakop ang Pilipinas. Nakita ninyo ito, Singapore ito. Ano tao dyan? Incheck din yan eh. Mga kaibigan eh, kalahi nila yan eh. Oh, pero ngayon doon ho, nakahalata na sila. Unti-unti nang ika nga ay nagdadagsaan ang Incheck na nagbibilihan ng property sa Singapore. Ha? Kaya ngayon ay ipinagbabawal na nila o ipagbabawal na nila, mga kaibigan, ang mga Incheck na makabili ng property sa Singapore. Nakita ninyo? Kasi itong mga nakaraan, ito ang sabi sa balita, for the Chinese property investors, para sa mga Chinese daw na namumuhunan sa property. Siyempre, mga ano yan, real estate yan, di ba? There is simply no respite o pahinga, walang pahinga, inside or outside the communist country, sa loob at labas ng komunistang bansa. You must be aware of how the Evergrande crisis and the downfall of other Chinese real estate giants have led to falling property prices in China. Eh siguro itong tinutukoy ditong Evergrande, kumpanya ito, mga kaibigan, na engaged sa real estate business sa China. Nagbagsakan eh. Mga kaibigan, ang sabi ho, practically, the Chinese property sector is dead. Ha? Ang property sector daw doon sa China, eh, patay na yan. So, Chinese investors were looking to invest in Singapore. Kaya ang mga Chinese na namumuhunan ay dito sa Singapore, ha, bumibili ng mga property. But even that door has been shut now. Pero ito ay isinara na ngayon ng Singapore. Chinese investors were taking over the Singaporean real estate market. Kasi daw ay ang mga Chinese investor ay unti-unti ng tine-take over ang real estate market doon sa Singapore. 2021, itong taong ito, has been a horrifying, nakakakilabot na taon para sa Chinese property market. There is simply no way that a mainland Chinese citizen can make a prudent o masikap na pamumuhunan sa property in his country, in his own country, sa kanilang sariling bansa. So the Chinese investors were trying to take over the Singaporean real estate market as per data from Cushman and Wakefield, a property consultancy. Chinese buyers represented a quarter of all foreign property purchase in the first three quarters of this year. Yun, unti-unti na nga, mga kaibigan, kasi yung pong ayon sa data na inilabas, mga kaibigan, itong mga namimili ng property na Incheck, yung first quarter of all foreign property purchase, yung lahat ng bentahan
ha, ng mga property sa mga dayuhan eh nasa lakab ng mga Chinese, ha, from mainland China. Oh. Eh sa madalit sabi, ito hoy, mahaba-haba pang istorya ito eh. Mababasa po ninyo ito. Ha, ito'y napalathala December 17 lang eh. Ha, na hindi nababalita dito sa atin. Siguro ay iniiwasang ibalita ng mga ano rito, pahayagan at saka ng mga himpilan, ha? Sayang nga naman yung mga commercial ng China. Ano-ano ba yung commercial? Yung sa telecommunication, ha? Ano yun? Yung pinalaya sa Canada, ha? Yung cellphone company, Huawei. Si Kapersi Lapid, umabanat, Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Kaya ano eh, okay, basta-basta naniniwala. Mahirap po yan. Oh. Katulad yan, daming nabibiktima ng mga fake na memes. Di ba? Yung mga litratong nilalagyan ng salita. Oh, eh, meron. Karaniwan na, ano, merong natutuklasan na yan pala'y fake news. Oh, di ba? Kasi may fast-checking na ngayon eh. Meron na ngayon nagkakandak ng mga pag-check, bine-verify. Verification, mga kaibigan. Meron ng mga katulad ng Rappler, yan, nagbe-verify yan eh. Diba? Yung mga litrato ni Bongbong na maraming tao, yung pala, ano yun? Magic pala yun. Konti lang pala tao ron para ramihin, ha? Mga kaibigan. Tapos yung background, eh, ano, isang building. Yung pala sa Disneyland pala yun. Rally, ano pala yung pagtitipon pala ng mga gay yun, mga bakla, mga tomboy, di ba? O, sa Disneyland ginawa, yung sa Anaheim yata, mga kaibigan. Alam ko, yung Disneyland, nasa Anaheim yan eh. O, pero tapos eh, ginagamit yung litrato. Meron pang litratong nilabas yung mga damuhong pangkat ni Bongbong Marcos eh. Yung ano, litrato sa Thailand, yung mga nagpo-protesta ro, nakapula. Akalain mo, supporter daw ni Bongbong Marcos yun. Mga walang yata, hindi na nahiya eh. Ha? Hindi na nahiya sa Thailand, oh. Ginamit, oh. Oh, yung rally nila doon, yung pinatatalsik yung Prime Minister, mga kaibigan. Oh, ang dami, halos lahat ng nilalabas na litrato niya. Yun lamang ginawa nila dyan na perwisyo sa EDSA. Ha? Para masabing marami sila, alam nyo, ginawa, hinarangan yung EDSA, ha, ng mga kotse nila tsaka ng motorsiklo para wala makaraan. O di magta-traffic, ha? O mga kaibigan, di ang dami sasakyan. Sa motorcade daw nila yun. Mga kaibigan, oh, yung ba motorcade, eh traffic yun. Nagmumura nga yung mga tao ron eh. Mga kaibigan eh, sipin mo, mabalahaw sila ron. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yan.
sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan.